Magandang araw mga kalapatids. Magbibigay lang ako ng konting tips sa pag-develop ng linyada saka sa pag-upgrade ng kalapate. Tatapos na silang kumain eh. Bukuha muna tayo ng kalapate nito. A few moments later. Update lang muna natin yung anak ng Choco sa ni ano ni Chimay. Yung black checkered na kalapati natin saka yung si Choco Boroti. Kung nakita niyo yung isang video ko nung nakaraan. Yung Choco yun, ito papakita ko sa inyo. Ito si Choco Boroti. Ito yung anak nila ngayon. Yan, isang Lubar White Flight saka Black Checkered. Kaso yung pagka Black Checkered niya, ang lace niya parang Choco. Magbabago pa naman to pagka gumulang. Kaso ewan natin kung mababago ba yung lace nga niyan o tatapang pa. Hindi ko alam kung ano yung tamang tawag dyan sa ano na yun. Pero yung mga nag-aalaga ng rare, alam na alam yung mga tawag ng tawag sa kulay na yun. Papakita ko sa inyo. Ito yung unang anak. Ayan. Ate niya, white plate lang. Kaso may mga lace pa nga rin siya. Oh. Yung bar niya may choco rin. Pero tingin ko naman mag-ano to. Magiging blue bar white plate lang. Ito lang inaano ko. Nasabi ko sa inyo. Oh. May choco siya. Pero black checkered. Ayan. Hindi ko alam kung kasama siya sa rare color o off color yun. Ito yung nanay nila. Ayan, black checkered lang, walang ano. Ay, meron din pala kaso, ano lang, slight lang yung kulay. Baka maging ganito rin kulay niya. Ang una kong sasabihin sa inyo yung sa pag-develop ng sariling bloodline. Sa bloodline naman, sinusunod kasi yan sa pangalan ng ano, pangalan ng owner ng kalapate. Ang pagkakaiba nga kasi niyan eh, may dalawang tao dyan, yung isa bloodline, yung isa strain. Yung strain eh, strain naman eh, nakapangalan yun doon sa pangalan ng kalapate mismo. Halimbawa, Vandenbroek. Vandenbroek Lady Line, yun ang strain. Pero ang bloodline niya, Vandenbroek. Ngayon, isasabihin ko naman sa inyo yung pag-develop ng pag-upgrade ng kalapate. Sa pag-upgrade naman ng kalapate, depende yan sa ano nyo, sa standard nyo. Kung ayaw nyo ng pichuin, ayan, ito kasi pichuin. Ayoko ng pichuin, kaya ang ginawa ko, ipinaris ko siya sa apple body. Kaya yung naging anak niya is apple body na. Itong isa apple body, yung isa naman medyo pichuin pa rin, kaso yung katawan niya, hindi na ganun kahaba. Saka medyo ano na, kumbaga nag-upgrade na. Pagka kasi naging upgrade ka ng kalapate, hindi naman porke pinag-paris mo sa isa yun, upgrade na. Minsan lumalala pa yung sa standard mo yung lumalabas. Imbis na ma-upgrade, nagiging downgrade ang nangyayari. Yun, sa pagkakalapate naman, saka kung nangangarera ka, ang pag-upgrade ng linyado kasi, depende yun sa result. Ayan, kunwari, ito yung sa kalapati ko, ayan, in-upgrade ko yung ano niya, yung itsura niya, ayan, maganda yung itsura niya, hindi na off color, mas malaki rin ilong, ayan, baga upgraded na itsura niya, pero ewan lang natin yung quality niya bilang racer. Ngayon, kung nakangarera ka nga, ang kailangan mo niyan, race result, ilalaban mo pa yan, kailangan mo ng selective breeding pagka nag-upgrade ka. Ayan. Kaya nga nasabi ko eh,
pagka nag-upgrade ka sa ano, gusto mo ng Apple body na kalapate, ano lang gagawin mo? Ipaparis mo yung pichuhin mo dun sa Apple body. Eventually, makakakuha ka naman ng ano dyan, magandang resulta. Kung fancy naman ang inaalagaan mo, kasi yung iba, nag-breed ng hindi na maganda eh. Parang ang labas eh, alien na. Alam niyo yung itsura, kunwari eh, halimbawa natin, Budapest, i-crocross breed sa ano? Crocross breed sa English carrier. Ngayon, imagine nyo kung ano yung magiging itsura nung kalapate pagka ganun. Malaking mata. Nakaboral yung mata na malaki. Tapos, ang laki ng ilong. Di ba? Hindi naman na maganda. Hindi na siya, ano? Kumbaga sa pag nag-aalaga ka, hindi na siya healthy. Upgrade ka ng kalapate. Dalawa lang yan. Ang una kasi, tinitingnan mo, siyempre, kung pasado sa standard mo. Tapos, yung sa pangalawa naman is, yung sa result nga. Yun lang dapat yung tandaan. Pagka nangangarera kayo, kailangan nyo talaga, hindi naman porti maganda yung itsura, maganda na rin sa race yan. Kahit na sabihin mo finisher or overall champion yung magulang na ipinaris mo sa isa, magiging champion na. Pag nagparis ka ng, pag nag-upgrade ka kasi, ano yun eh, selective breeding eh. Gagawin mo eh, kung mag-de-develop ka ng isang kulay, or kulay nga ng kalapate, yung choco yan, ipaparis yan sa mga champion lines, or finisher lang, yun. Ngayon, kailangan, pag may lumabas na choco rin, pwede mong gawing stock bird yun. O kaya pwede mo na rin i-testingin kung nag-upgrade ba yung bloodline. O pag in-stock bird mo yun, bribreed mo ulit siya dun sa ibang linyada naman. Pagka na-breed mo na siya, yung anak niya, yun mismo ang gagamitin mo sa pangkarera. Ngayon, pagka pangit yung resulta nung race niya, ibig sabihin, hindi siya nag-upgrade. Hindi nag-upgrade yung linyada na gusto mo. Kumbaga, ano lang, parang trial and error din sa pag-upgrade. Parang sa karera lang din yan. Kailangan matyaga ka. Siyempre, kailangan mo ng swerte. Sabi nga, swerte talaga kasama talaga sa karera yan. Kasi isipin mo, kadami ng kalaban mo. Mananalo ka. O hindi malalambat yung ano mo. So, doon natin kung ano pa yung mga nangyayari sa ano. So, yun lang mapapaayo ko sa inyo, mga tips na ibibigay ko sa pag-upgrade ng ano, ng kalapate. Kapag gusto niyo ng Apple body ang katawan, ipares niyo yung Apple body. Pagka naman kasi, ano, madali lang mag-upgrade ng linyada ng kalapate kung may race result or may pedigree yung kalapate niya. Yun lang.